Wala pa mang bisperas ng bagong taon, halos 50 na ang nabibiktima ng paputok ayon sa Department of Health. At karamihan sa kanila, mga bata. Balitang hati ni Tina Panganiban Perez. Hindi pa man sumasapit ang Pasko nitong Sabado, nasampulan na ng ipinagbabawal na baby dynamite ang lalaking ito. Halos maputol ang kanyang daliri matapos masabugan ng aksidente raw na sumabit ang hawak niyang sigarilyo sa paputo. Nakainom daw ang biktima. Isa lang siya sa anim na isinugod sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Maynila dahil sa paputo. Kabilang ang limang batang nadali naman ang pikulo at lusis. Maybe one circumstance ngayon kasi may bagyo, no? So less naman yung magpapaputok dahil basa yung area nila. Pwede naman mag-ingay na lang in other ways. Ayon sa Department of Health o DOH, 48 na ang bilang ng mga nasaktan dahil sa paputok. 34 sa kanila, bata. Marami ang nasugatan dahil sa pikulo. May 11 namang hindi naman nagpaputok at nadamay lang. Sa mga minor injuries, mga burns, they could proceed with washing with running water, tapos wet gauze, then they put it they bring the patient to the hospital. Nag-ikot kami sa Divisoria sa Maynila para maghanap ng mga paputok. Kahit anong lagay ng panahon, hindi nawawala ng tao sa Divisoria. Lahat na yata kasi tinitinda rito. Pwera na lang siguro ang isang bagay. Saan may nabibilang mga paputok dito? Ay, wala. Wala talaga. Kuya, may mabibilang ba kami dito ng paputok? Ngayon, wala. Wala talaga. Hindi kayo makakabili kahit ano rito. Binabawal kasi na. Nagkukusa kasi kami rito. Pagka sinabing bawal, bawal, ayaw na. Kami magtitinda. Ngayon, kung may makikita kayo magtitinda, kami mismo ituturo namin. Uhulin. Kaya ang tinitinda ni Ryzen, mga torotot na lang na naglalaro sa 20 hanggang 50 pesos ang isa. Para iwas ano? Paputok. Baka masugatan yung ano. Kaibigan ko naputulan na eh. Kaya dala na ako. Anong pinaputok? 5-star yung malaki. Lasing hindi. Nakainom ko. Isa pang alternatibong pampaingay na mabibili sa mga shopping malls sa Divisoria, ang firecracker sounds na 1,500 pesos hanggang 2,000 pesos ang presyo. Tina Panganiban Perez, GMA News.